Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So, ito yung gagawin natin dito. Magpapalit tayo ng clutch lining and then clutch plate. Ang auto nito is 86,000 km. So, yon, pag-usapan din natin kung kailan ba dapat magpalit ng clutch lining and then clutch plate. So, bago lahat, intro muna. So ayun mga kagaston, may papakilala nga pala ako sa inyong laro, BMC Gaming Hub. Sa mga nais maglaro, nasa comment section yung link. Mag-register lamang gamit yung link na nasa comment section. And then lahat ng info mo, lalagay mo lang dyan, tapos register. After mong mag-register, ito yung mga makikita mong games dito. Ngayon naman, kung di mo makita, mas maganda pwede mong i-search dyan. Meron naman tayong ano dyan, para i-search. And then kapag ikaw ay nag-register, i-message mo ako sa ating Facebook page, Nixon Lennon Moto Vlog, para maisama kita sa ating GC. Kasi doon po yung cash in and cash out for safe purposes at saka sigurado na papasok yung cash out mo and then yung cash in. So ganun lang kadali mga kagaston. Good luck sa lahat ng magre-register. So yun mga kagaston, bubuksan muna natin yung makina ni sir. So pinatulo na natin yung kulan tsaka langis. So, ang gagawin natin dyan, ito nga, sabi ko nga, magpapalit tayo ng lining. Uri Guest GP Clutch Lining. Tapos, SGP Clutch Plate. So, paano ba malalaman pag original yung clutch lining? Unang-una, syempre, yung box. Tapos, pangalawa, pagbukas mo ng lining, bawat lining is meron yan nakalagay na 25G00. Ayan. Dali, i-ano natin, focus. Medyo blurred. Medyo, may mga code dyan. Ayan. Ayun, ayan. May mga code dyan kapag original na lining. Kasi may mga nabibili na ito na nakabox siya na ganito. Pero yung laman, wala silang mga serial sa mismong laman. Or pinaka-lining. So yun, buksan muna natin, di na natin papakita yung process. Madali lang naman yung pagbukas. So yun mga kagaston, nabaklas na natin yung makina ni sir. Ayan, so eto yung lining niya, kitang kita naman. So sunog na yung lining. Ayan. Sunog na yung lining, pati yung plate na sunog. Wala pa naman siyang mga hukay, pero sunog na rin. So, si sir naman mismo nagsabi na pati plate papalitan. So, ayan. Tuwing kailan nga ba tayo nagpapalit ng clutch lining? So, unang-una dyan, pag mataas na yung auto mo. Like, eto, ang auto niya is 86,000 km na. Pangalawa, mararamdaman mo yan kapag medyo mabagal ka. Kahit anong piga mo ng silinyador or throttle, parang hirap umangat yung motor. Isa din yung sa palatandaan. So, sabi ni sir, segunda, tresera, kumbaga parang hirap daw siyang umangat. So, isa rin yung sa palatandaan. Isa pa dyan sa palatandaan, kapag kailangan na rin palitan yung lining, hirap ikambyo, hirap din i-neutral. Kahit na mataas na yung clutch mo, ganun pa rin. Tapos, kapag sobrang sliding na talaga dyan, pag sinipa mo, diretso siya, hindi siya kumakagat. So, yan yung mga palatandaan kapag kailangan ng palitan yung lining. So, ayan, 86,000 km ang model nito. 2017 model, 86,000 km. So, ngayon pa lang siya magpapalit ng lining. So, ano naman yung paraan para hindi agad mapudpud yung lining? Kapag sa traffic, sinasuggest ko to, kailangan naka-neutral tayo, huwag tayong magbabad sa clutch. Kailangan naka-neutral. Kasi yung ibang ginawa natin dito, ang auto nila 24,000, 25, 29, sunog yung lining, mas sunog pa rito. So, tinanong ko sila kapag ba sa traffic, nagbababad ka ng clutch or di ka nag-neutral. So, sila mismo umamin sila na ganun yung ginagawa. So, yun yung isa sa palatanda, isa yun para hindi agad tayo magpalit ng lining. So, ito, 86,000 km, 7 years,
ang motor. So, first time mapapalitan ng lining. Parang yung sa akin, ang Odo no, 99,000 Odo. So, lining, di pa ako nagpalit kasi ngayon, di ko naman na ganong ginagamit yung motor ko kasi nga pinang-show natin. So, ayun, sana may na-share tayo. So, tatapusin muna natin yung motor. Tuloy natin mamaya. So, ayun mga kagaston, all goods na yung motor ni sir. Napalitan na natin ng clutch lining and then clutch plate. So, pinacheck na rin ni sir yung kanyang balancer. So, buti na lang nag-check tayo. Ito yung nakita natin. Yung kanyang wave washer, ayan. So, malapit na palang maputol. Buti na lang, sabi ni sir, check ko na. So, yun. All goods na yung motor ni sir. Ang odo nito 86,000 km. 2017 model. Nagpalit lang siya ng decals tulad ng sa akin. So, yun. Hanggang dito na lang yung video natin. Thank you for watching. Sana may na-share tayo. God bless sa inyo.